Magandang araw ulit sa ating lahat mga kalikot. Ayan, nandito ulit tayo mga kalikot. May ayusin tayo ngayon guys na isang printer, Canon. Model niya MG2440 Pixma. So, ang issue nito guys, so panoorin nyo na lang yung video. Bali, yun yung issue niya mga kalikot. Blanco yung print niya. Maraming salamat kay sir ng Leblog Elementary School. So, ayan. Bali, sa kanila itong mga kalikot. Itong printer na to. So, simulan na natin siya mga kalikot. Tara. Bali, nasubukan ko na siya kagahapon mga kalikot. So, blanco yung kanyang print. So, ang i-check natin mamaya niyan itong kanyang cartridge. Baka hindi maayos yung pagkakabit nila. Kasi bago daw itong mga cartridge niya. At saka siguro madumi na yung kwan nito. Yung encoder disc at saka yung strip niya. Kaya blanco yung kanyang print. So, lilinisin natin yan mamaya guys. Tapos, check rin natin yung mga ribbon niya. So, buksan muna natin siya mga kalikot. Para malinisan na rin. Tapos, isishare ko rin sa inyo mga kalikot kung paano baklasin tong Canon MG2440. So, i-disassemble natin siya mamaya guys. Bali, kailangan lang natin ng flat screw mga kalikot. At saka itong Phillips screwdriver para mabuksan itong printer. So dito guys, may screw siya dito. So ito muna yung tatanggalin natin, or itong kanyang bandpaper holder. So dito guys, kapag tatanggalin to, kailangan lang natin ng flat screwdriver. So sundutin lang natin dito sa gilid, tapos pakaliwa siya para matanggal. So ayan. So natanggal na natin siya mga kalikot. Bali, sagabal siya dito sa may mga screw niya. Ayan, dito. Hindi natin kasi matatanggal yung kanyang screw kapag nandito yung itong holder. Tapos dito guys, angat nyo lang to. Tapos daan-daan lang kasi may mga ribbon dito sa side. So tanggalin natin yon isa-isa. Daan-daan lang para hindi natin mapunit yung ribbon. Ribbon to ng kanyang scanner. So yan. Bali, hilain nyo lang to guys. Yung mga ribbon. Huwag natin i-sobrang iangat itong scanner niya kasi mapupunit yung ribbon niya dito. So tanggalin muna yung ribbon, kunting angat lang para matanggal natin yung scanner niya. Tapos ipunta lang natin dito sa harap mga kalikot. So may lock siya dito. Yan, may lock siya dito mga kalikot. So yan yung tusukin natin ng flat screwdriver. Habang tinutusok natin dito guys sa may lock nya, hilain din natin na patras. Katulad nito, tusukin lang natin dito sa harap, sabay hila patras. So ayan, para matanggal sa pagkalock nya. Ayan. So, natanggal na natin yung kanyang scanner mga kalikot. So, ayan. So, ito yung mga ribbon na tinanggal natin nung una. So, wag lang natin ihilain masyado or itaas. Kasi baka mapupunit itong mga ribbon niya. Bali, may mga alikabok na itong kanya. Yung encoder strip niya. So, ayan, parang may kwan siya.
gas-gas. So ang check lang natin dito guys, ito, itong spring nya baka natanggal, so okay naman. So yan yung mga i-check natin, tapos check rin natin kung may mga excess na papel, barado or naipit. So wala naman, okay naman. So ito lang yung tatanggalin natin, yung mga dumi, yan o, itlog ng ipis. Tapos check rin natin tong mga spring nya. Tapos check rin natin tong kanyang rubber. So okay naman eh, makapal pa. Okay naman yung spring nya. So linisan muna natin siya mga kalikot. Marami siyang sapot ng gagamba. Bali tanggalin muna natin yung cartridge niya mga kalikot. Ito yung unang lilinisan natin. So ayan, konsyo. Maraming lumalabas na ink. So dito guys, punasan lang natin dito sa may contact nya. Yan, huwag nyo naman masyadong idiin. Huwag kayong gagamit dito guys ng mga liquid or ano na pang cleaning ng contact. So punasan nyo lang sya, kasi mamaya papasok yan dun sa may contact nya, sa may ribbon. So baka magkakaroon ng shorted. So balilinisan natin tong kanyang kwan, nilalabasan ng ink sa kanyang print head. Yan, so gamit lang kayo ng tissue guys. Bali balik na natin siya. So pagbalik guys, tulak nyo lang. Yan, yun, linisin rin natin tong black. So ayan guys, may mga IC siya, so wag natin siyang lagyan ng liquid or anong basa, baka makuan yung kanyang ribbon or yung contact. So ayan, balik na natin siya. Bali linisan na natin yung kanyang encoder disk mga kalikot. So yun, lighter fluid yung pinangpanglinis ko dito eh. So ikot-ikutin nyo lang itong gear nya. Yan, tapos sabay hagod. Huwag nyo lang diinan maigi, baka mabaluktot yung kanyang encoder disk. So yan, maitim na. Yan, bali kabilaan siya. Linisan. Yung dito lang sa gilid niya mga kalikot. So yan, maitim siya. Tapos check nyo rin guys yung itong kanyang encoder disk kung baka natatanggal siya, kasi ito lagi natatanggal mga kalikot, kasi double-sided tape lang yung nakadikit sa kanya. So yan yung mga i-check natin. Okay. Tapos linisan na rin. So sa sitwasyon natin, okay naman siya, hindi naman natatanggal. So linisan ulit natin tong kanyang encoder strip, ito yung parang plastic na mahaba. So pwede rin natin siyang linisan ng lighter fluid, tapos hagurin lang ng banayad. Baka mapunit natin
Yung smooth lang ba? So yan o, maitim. So yan lang yung mga lilinisan natin mga kalikot. So yan o. Maitim na siya. Saka pwede rin natin tong linisan yung kanyang ribbon. So ganyan nyo lang siya tapos hugutin. So ayan, linisan rin natin guys ng itong contact niya ng lighter fluid. So ayan, tapos saka natin ibalik. Ang pagbalik guys, daan-daan lang. Baka mabaluktot natin, maputol natin yung ribbon niya. Tapos dito mga kalikot, pwede nyo rin linisin yung mga ribbon niya. Yan. Yung dito lang sa may contact. Tapos pati rin yung ribbon mamaya ng kanyang scanner. Pag binalik natin mamaya, linisin na lang din natin. Minsan kasi pumapalya siya dito, may stuck. Yan, linisin rin natin. Tapos dahan-dahanin nyo rin tanggalin yung mga ribbon mga kalikot. Baka mapunit natin. Yan, bali linisan rin natin tong contact ng kanyang scanner dito sa may ribbon mga kalikot. Yan. Yan, bali assemble natin ulit mga kalikot tapos try na natin siya. So, kung paano nyo sa tinanggal kanina, ganun rin yung step by step na pagkakabit natin. So, unahin muna natin ilagay itong dito sa may harap niya mga kalikot. Ito, yung may lock. So, dyan natin siya ipapasok muna. Una. Ayan. Bali, slide nyo lang papaharap. Para mag-lock siya dito sa may kanyang lock dito sa may harap mga kalikot. So, ayan. Bago natin ikabit tong kanyang mga ribbon. So, angat nyo lang konti para mailagay natin yung kanyang ribbon. So, bali dalawa yung ribbon ito guys. Yung maliit at saka yung malaki. So, discarte nyo na lang kung paano nyo siya ilagay. So, dahan-dahan lang natin para hindi masira yung kanyang ribbon. Bali, una nyo ikabit guys yung malaking ribbon bago yung maliit na ribbon. Mas madali mga kalikot kapag may tweezer tayong ganito para mailagay yung mga ribbon, mas madali siya. So ayan. So bali, balik ulit natin yung mga screw niya mga kalikot. So nasa sa inyo yan kung hindi nyo muna siya ilagay, i-test nyo muna siya. So nasa sa inyo yan. Tapos ilagay na rin natin tong kanyang holder. So ayan. Bali, test na natin siya mga kalikot. Bali, sinaksak natin siya sa laptop natin mga kalikot para ma-check natin. Baka may problema sa kanyang maintenance check. So download muna natin yung kanyang drivers mga kalikot. Ayan, bali, install na natin yung drivers ng printer mga kalikot. A few moments later. Ayan, bali, natapos na natin na install yung drivers ng printer mga kalikot. So test na natin siya. I-print test na natin siya mga kalikot. Try natin. So ayan, blanco pa rin siya mga kalikot. So, try natin i-deep cleaning at saka i-print head alignment.
So ayan, medyo kwan pa, may problema pa siya sa kwan niya, kulay. Kung hindi pa rin clear yung kulay niya makalikot or yung pagprint niya, so ulit-ulitin lang natin na i-cleaning, deep cleaning, at saka yung print head alignment, at saka yung nozzle check mga kalikot, hanggang sa ma-perfect niya na yung kulay. So dito kasi sa issue natin, so ayan, hindi pa siya perfect, lalo na yung black niya. Yan, pwede nyo rin tanggalin itong cup niya dito para makakuan yung pressure niya, ibaba niya yung ink mga kalikot. Kahit itong color niya mga kalikot, tanggalin natin yung cup niya dito para bababa yung pressure ng ink niya. Kasi kuan parang siguro may hangin siya, hinangin. So tanggalin rin natin to guys. Itandaan nyo lang guys yung kulay nila bago natin ibalik ulit mamaya yung cup nya. Ayun, bali lumabas na yung kuan, ink nya. Yan. Kanina kuan ayaw lumabas. So yan. Kasi siguro hinangin siya. So yan. So balik ulit natin yung cup nya mga kalikot. So pwede rin, wag muna natin siyang ibalik. Tapos i-deep cleaning natin siya or i-cleaning. Lagay muna natin dito. Tapos pag natapos na natin siyang night cleaning, ibalik na natin yung cup niya mga kalikot. Tapos tanggalin ulit natin siya mga kalikot. Tapos ibalik natin yung cup ng cooler. Yan. Ibalik ulit natin siya. So try ulit natin siya mga kalikot. Na-cleaningan na natin siya. Bali ganun pa rin siya mga kalikot, may kulang pa rin na color niya, yung black. So try natin mga kalikot na tanggalin na lang yung cup tapos subukan natin mag-print. Baka yun yung problema niya. Parang hindi kasi bago yung kwan niya yung cartridge niya. Sabi kasi ni sir, bago. Baka naman bagong repel. So try natin tanggalin yung kanyang kwan, cup niya. So cleaning ulit natin siya. So ito guys, nakatanggal yung cup niya. So tapos try natin i-cleaning, tapos try ulit natin mag-print. Baka doon siya magkaroon ng ink. Try naman natin mag-print mga kalikot. So ayun, nag-print na siya mga kalikot. Oh. So ibig sabihin, dito sa cup niya, nagkakaroon ng pressure ng hangin. So pag nakalagay itong cup niya, hindi lumalabas yung kwan, yung ink. So okay na siya mga kalikot. Oh. Nag-print na. So try naman natin yung colored mga kalikot. So ayan, ibig sabihin mga kalikot, doon nga sa cup niya. So nag-print naman siya. Oh. So yun, diskartehan na lang natin mamaya. Bali lalagyan na lang natin siya ng scotch tape. So bali tanggalin na lang natin 'to. Tapos konting butas na lang, butasan natin yung scotch tape para may singawan siya. So nag-print na siya mga kalikot. Oh. Nung tinanggal na natin yung mga cup niya. So lagyan na lang natin siya mamaya guys ng tape. Tapos butasan lang konti. So okay na siya. Oh. Yung alignment niya na lang yung problema. Bali print head alignment na lang natin siya mga kalikot. A few moments later. So ayan na, lumabas naman yung mga kulay niya mga kalikot. Oh.
nung tinanggal natin yung cap ng cartridge niya. So okay na siya. So ayan, medyo okay na yung kulay niya mga kalikot. So pwede na siguro to. Kasi minamadali nila eh. Kailangan na sa school. So okay na siguro yung kulay niya. So sa bagay, sabi naman ni sir, kahit mag okay lang yung black niya. Kasi pang print nila sa school. So hanggang dito na lang guys yung video natin. Maraming salamat sa mga nag-subscribe sa ating Mountain Channel. Bali okay naman yung print niya. So ingat tayong lahat mga kalikot, and God bless sa ating lahat.